Give it to me like... Doon sa mga lugar na ipapayag yung mining dahil nakasaad sa Land Use Act na pwede yung gawing mga mineral sites, sisiguraduhin natin na yung makikinabang yung locality. Hindi negosyante, hindi Pilipino. Pilipino. Pinawag na giyera ang problema sa ICAD, problema sa illegal na droga. Kailangan ang Pangulo ang maging commander-in-chief nito. That, 2022, wala pang vaccine eh. In 2022, wala pang vaccine. So yung pinupush natin noon, mag-train na sana tayo ng vaccinators, pag-aralan na natin kung saan natin isi-set up, tapos yung swab cam. Please. Susugan ko din yung sinabi ni Mayor Isko saka ni Senator Ping. Kasi ngayon pinag-aawayan, ayaw natin isuspend yung excise tax kahit napakataas ng langis dahil wala tayong pera. Nasasayang tayo sa revenue, hindi papasok sa gobyerno. Ang ibibigay natin na ayuda ngayon sa napantawid pasada ay 200 pesos na napaka-konti nun. At ito 230 billion pesos. Pag nasingil natin ito, hindi na natin kailangan tipirin yung ating mga kababayan. Running in 2022. Ako Karen, 2020 pa lang ngayon. Yung history would tell us... Hindi po ito si Karen. I'm sorry again. Bumababa sila dun sa baba. Meron po nauna, may nauna sa akin. May nauna sa'yo. Ayun. Pagpunta ko nang hindi nga po ako nakapasok kasi hindi ka talaga makakapasok. Sila mismo yung may dala nung anong tawag doon? Sila yung may tawag ng pangkat ng mga chainsaw. Nung nakamotor po ako, kailangan ko pang bumaba several times. Kasi pag nakasakay ako sa motor, hindi kami lulusot. Na-imagine nyo, yung parang yung mga poste na kaganon, yung motor gaganon. So kailangan kang bumaba, tapos sakay ka ulit pag nalampasan mo. Sa OVP po, merong ilan na mga law students. Sobrang bilib ako. Sobrang bilib ako sa mga law students namin sa OVP. Hindi ako tumawag sa kahit sino. Yeah, okay. So you're saying... Tinalga nila sa military plane kasi wala pang roro. Wala pang roro and the food packs were for Catanduanes. Yung aming team, nandun na sa Tabaco Port. Nandun na sila sa Tabaco Port para dalhin yung aming goods sa Catanduanes. At sa dami ng aming tinulong, yun lang yung only time. Yun lang yung only time na isinabay. At least itong panahon. Sana hindi naman nila masamain. Wag naman sana nilang masamain. So yung ginawa ko po noon, ano na lang, part-time student ako. Part-time student, hindi na po ako full load. Pagpunta ko doon, hindi nga po ako nakapasok. Hindi ako nakapasok kasi hindi ka talaga makakapasok. Si Chief Justice Carpio, saka former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Si Ombudsman Conchita Carpio Morales, nandun sila nag-attend. Former Ombudsman Conchita Carpio Morales has returned to the Philippines after... Thank you.
yung Capitol pong pinuntahan ko noong 2019, wala na po siya. As in, gumuho siya. Yun talaga yung ano, yun talaga yung sobrang nakakalungkot. Na, alam mo yun, para yung Capitol, ito yung symbol ng ano, di ba? Ito yung symbol ng gobyerno. Yung tao pupunta doon, pero dahil sa lakas ng bagyo, dahil po talaga sa lakas ng bagyo, pati yun ay hindi spare. Pagpunta ko doon, hindi nga po ako nakapasok. Hindi ako nakapasok kasi nag-post po ako ng pictures kaninang umaga nung mga nakita namin sa dinagat. Hindi ako nakapasok kasi hindi ka talaga makakapasok. Give it to me like...